Ang topic natin ngayon ay kung tatakbo ba si former Mayor Alice Guo ng Bamban, Tarlac. Sa ngayon ay nandito tayo sa may simbahan ng Bamban, Tarlac. Welcome back to my channel. Yung hindi pa nag-subscribe dyan, please subscribe kayo para naman dumami yung ating subscriber. Saka pindutin nyo na rin yung notification button dyan para naman makatanggap kayo ng future vlogs gaya nito in the future, lalo na tungkol dito sa pagtatakbo ni Mayor Guo sa Bamban, Tarlac. Kasi nagsabi yung kanyang lawyer na baka tatakbo siya ulit. Itong topic na ito ay napili ko dahil meron nag-comment dun sa aking vlog about kay Mayor Alice Guo nung hindi pa siya tumatakas. Ibig sabihin, mayor pa siya noon. At nagsabi siya kung pwede raw na maggawa ako ng vlog tungkol dito sa kasalukuyang filing ng Certificate of Candidacy para sa mayor dito sa Bamban, Tarlac. Right now, nandito tayo sa town proper ng Bamban, Tarlac. So kanina, pinakita ko yung simbahan. Ito ngayon, papunta sa highway at puntahan natin yung munisipyo ng Bamban. Nandito na tayo ngayon sa harapan ng Municipal Hall ng Bamban, Tarlac. Kung napapansin nyo, white na ang kulay. Nung panahon kasi ni former Mayor John Feliciano, ito pa ay kulay blue. Tapos nung umupo si Mayor Alice Guo, ay kinulayan niya itong pink. Pero nung nasuspend siya, nung about June yata or July, pinalitan na ng white. At mapansin nyo, sa likod, nandyan yung Baofu compound. Before tayo pumunta kung sino yung mga kakandidato dito sa Bamban, Tarlac, itutur muna ko muna kayo sa Bamban, sa kanyang mga baryo, lalo na doon sa Dapdap Resettlement Site na nasa western side ng Bamban. Kung mapapansin nyo, dyan sa right, ayan yung Baofu compound. Ayan, yung malaking building na yan, ayan yung parang mall nila. Umpisahan natin sa background nito si Mayor Alice Guo. Si Mayor Alice Guo, sabi niya ang kanyang tatay ay Inchik or Chinese at ang kanyang mother ay Pilipina. Lumaki siya dito sa farm nila. Actually, it's a piggery farm dito sa may Virgen de los Remedios na isang barangay sa eastern side ng Bamban, Tarlac na nasa boundary na ng Concepcion. Hinikayat yata siya nung former mayor kasi nag-last term na si John Feliciano na tumakbo na mayor. Under ng ticket niya dahil nga ito si John Feliciano ay tumatakbo noon na congressman. At wala siyang magme-mayor sa Bamban sa ticket niya. Hinikayat niya itong si Mayor Alice Guo na tumakbo as mayor. Ang nangyari, natalo si John Feliciano as congressman at nanalo si Alice Guo as mayor of Bamban. So yun ang story niyan. Ngayon, nasuspend siya as mayor gawa nga ng finailansan ng kaso ng province of Tarlac ng graft and corruption. Ongoing pa yung Senate hearing tungkol sa involvement niya sa Pogo at saka may tatlo siyang kaso na ongoing. Nakapiit siya ngayon doon sa Pasig Women's Correctional. Maraming nagtatanong, pwede pa rin ba siyang tumakbo as mayor? Well, sabi ng lawyer niya ay bakit hindi? Marami naman sabi, eh hindi siya Pilipino. Well, mamaya pakinggan natin yung sinabi ng lawyer. Dinismiss ng ombudsman kaya natanggal bilang mayor ng Bamban, Tarlac si Alice Guo na naging kontrobersyal dahil sa kanyang sinasabing kaugnayan sa illegal na pogo. Pero tila naghahanda siya para sa kanyang comeback. Kasi sabi ng lawyer, eh wala pa naman siyang kaso tungkol sa kanyang citizenship. Wala pang nag-file ng kaso. So under investigation pa lang ng PSA, NBI, saka BI. Habang wala pang decision yung korte, habang hindi pa siya nahahatulan, eh pwede pa siyang tumakbo. At sabi nga ng lawyer niya, let the people of Bamban decide. Madismiss sa pwesto kasama sa desisyon ng pagpapataw ng perpetual disqualification kay Guo sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. May nakaining petisyon para kanselahin ang Filipino birth certificate ni Guo dahil isa umano siyang Chinese at naharap din siya sa mga reklamong qualified trafficking, money laundering at tax evasion. Wala namang decisions ng courts as of now na hindi siya Pilipino. Kumelek ang magde-decide niya kung qualified ba siya o hindi. Kasi yung ombudsman ruling,
hindi pa ng final yon. In fact, may pending pa kaming reconsideration doon. And meron pa naman Court of Appeals, meron pa naman Supreme Court. So, mahabang proseso pa yon. Sabi rin ni Solicitor General Minardo Guevara na pwede pa rin magsumite ng COC si Guo dahil pending pa ang mga kaso laban sa kanya. So, side naman ng COMELEC, wala silang power na hindi i-accept yung kanyang candidacy in case na mag-file siya ng candidacy. Kasi nga, ministerial lang sila. Tatanggapin lang nila, then later on, bahala na yung COMELEC mag-decide kung siya ba ay qualified or hindi. So, yun ang sabi ng COMELEC. Kaya ito yung sabi ng COMELEC, pakinggan natin. Ang COMELEC, sinabing tatanggapin nila ito. Actually, wala kami na magpo-file siya. Pero hindi naman kami na-surprise. Kasi pwedeng-pwede naman kasi siyang tumakbo eh. Kasi wala pa naman final decision yung court. Kaya hanggat hindi convicted yung isang tao, pwede siyang tumakbo kahit anong position. Ngayon, pakinggan din natin kung anong sinasabi ng DOJ. Kasi parang hindi rin sila sigurado. Kumbaga, wala pang desisyon ng korte about yung status ni Mayor Alice Go. Si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, pinag-aaralan ng pagharang sa kandidatura ni Guo. Well, I wouldn't say it's her right. But she can try, but I wouldn't say it's her right. Because she's not Filipino and she bears falsified documents. Nandito na tayo ngayon sa DAPDAP resettlement site. Itong resettlement site na ito ay resettlement ng mga affected noon sa pagsabog ng Mount Pinatubo. Malaking resettlement site ito. In fact, mas malaki pa nga ito kaysa yung town proper ng Bamban mismo. Matutur ko muna kayo bago tayo magpatuloy sa ating topic. At mamaya isa-isahin natin kung sino yung mga possible na magiging kandidato ng mayor dito sa Bamban. Sa ngayon, mga balibalita lang yung narinig natin. Na yan ang posib na pag-usapan natin kung sino yung mga tatakbo ng mayor dito sa Bamban. So ito yung pinaka-center niya. Yung may nakasulat na I love Bamban na yon. It's about 8 to 10 kilometers from MacArthur Highway. Nasa bulubuntuking part ng Bamban ito, nasa most eastern part niya. Paboritong puntahan to ng mga bikers kasi yung papunta rito, zigzag saka paahon. Lalo na dun sa lampas nito na malapit na doon sa access road from Clark International Airport going doon sa New Clark City. Mamaya puntahan natin para makita nyo rin kung saan yon. Paakyat na tayo, palabas na tayo ng Barangay Rapdap. Tayo ay puntahan natin yung access road from Clark Airport going to the New Clark City. Malapit lang dito. Going back dun sa topic natin, maraming spekulasyon na hindi raw siya pwedeng tumakbo. Yung iba naman, lalo na yung mga lawyers niya, ay pwede pa raw siya tumakbo. Pero guys, alam nyo, sa mga nabalitaan ko saka mga narinig ko dito mismo sa bayan ng Bamban, posibleng manalo si Alice Go pag tumakbo ulit. Kasi mahal siya ng mga tao rito. Ang dami niya raw nagawa dito. Marami siyang tinulungan. At ang feedback nga ay siya yung pinakamagaling na mayor na humawak dito sa Bamban kaysa yung mga sinundan niya. Ang problema lang dyan eh, kung nanalo siya, paano siya magpapatakbo eh nasa loob siya ng kulungan. Kasi unbailable yung kanyang isang kaso eh, yung human trafficking, because dun sa Pogo parang damay siya dahil nga yung operators ng Pogo gumagawa ng illegal na human trafficking. At siyempre, bilang siya yung presidente ng BAUFU, may pananagutan siya according sa batas daw. So yun ngayon yung under contest. Ngayon, sa kaso niya na yun, dahil nakasampa na sa korte, unbailable yung kaso na yun. Kaya nakakulong siya. Dun finile sa Pasig City Trial Court. Kaya dun siya sa Pasig Women's
nakapiit. Anyway, tignan natin kung ano mangyayari, correctional. Kaya importante na mag-subscribe kayo dito sa akin para ma-update kayo sa mga kaganapan dito sa Bamban. Marami kasing interesado dito sa topic na to, at dito kasi makikita at nasusubukan yung ating justice system, ang ating electoral system, ang ating immigration system, ang ating PSA, Philippine Statistics Office na system. Kasi maraming araw in check na nagiging Filipino citizen dahil nababayaran yung mga tao ng PSA. Again, guys, please subscribe para ma-update kayo sa mga topics tungkol kay former Mayor Alice Guo ng Bamban, Tarlac. So ito na yung overpass. Kita sa baba yung access road. Hinto tayo at kunan natin ng video. Guys, ito yung access road from Clark Airport going sa New Clark City. So ito, we are fronting yung north side. So hindi makita yung masyado yung daan dahil natabunan ng bundok. Anyway, hindi pa to tapos. Tingnan nyo sa baba. Hindi nagawa yung mga sides pa. Pero modern itong access road na ito kasi makita nyo lahat ng kanyang street lights ay puro solar powered. Now, punta naman tayo sa south side, yung galing ng Clark International Airport. Ayan, makita nyo yung galing sa Clark Airport. Ayun, pababa, tapos paakyat doon sa malayo. So, pabalik na tayo ng MacArthur Highway. So ngayon, pag-usapan natin kung sino ba yung mga makakalaban ni Mayor Alice Guo sa pagtakbo ng mayor dito sa Bamban. Posibleng makaharap ni Guo sina incumbent councilor at itinalagang acting mayor Eranio Timbang, si Tarlac ex-officio board member at barangay Anapol chairman Jose Joey Salting na naging mahigpit na kalaban ni Guo noong 2022 elections. Si dating Bamban Mayor Jose Antonio Feliciano na sinunda ni Guo sa pwesto. Katandem ni Feliciano si suspended Bamban Vice Mayor Leonardo Ding Anunsasyon na tatakbo para sa kanyang re-election. Kakandidato rin ang dating councilor na si Rodolfo Rudy Escoto. Hindi katulad ng ibang kakandidato dito sa Bamban, wala pa raw feeler. So paunang impormasyon, yung kampo ni dismissed Mayor Alice Go o Gowaping kung sino yung magiging authorized representative niya. Pero oras naman daw na dumating siya sa local COMELEC office ay tatanggapin at aasikasuhin siya katulad ng ibang nagfa-file. May kaibigan ako, sabi niya napakalaking pag-asa manalo ulit si former Mayor Alice Guo. Dahil napakaganda na accomplishment sa Bamban. Taga-Bamban yung kaibigan ko, ha. Ang sabi niya, mahal na mahal siya ng mga tao. In fact, siya mismo ay may experience na tinulungan siya ni Mayor Alice Guo. May minsan daw, hindi siya nakapagbayad ng kuryente for 3 months yata. Kinausap niya si Mayor Alice Guo na tulungan siya. Ang ginawa daw ni Mayor Alice Guo ay kinausap yung Tarelco o yung Tarlac Electric Cooperative na pagbigyan siya na mabayaran yung kanyang bill in 3 months. Kaya ganun daw, karamihan daw ng mga tao doon na may mga problema, tinutulungan ni former Mayor Alice Guo. So yun yung sabi niya na magandang experience niya, at kaya napamahal daw si Alice Guo sa mga taga-Bamban. Okay guys, that's it. Please subscribe at saka i-click yung notification button sa yan kasi i-update ko kayo tungkol dito sa development, kaganapan dito sa election sa Bamban, Tarlac involving the former Mayor Alice Guo na ngayon ay sikat na sikat sa Pilipinas. Maraming salamat sa panunood at naway sa mga future vlogs ko ay manood din kayo. So, salamat and God bless us all.